na bakit daw po inimpound ang kanyang motor. Baka naman kasi dito may matutunan ka sa akin, hindi yung puro ka nalang kampe sa yung idol kahit na mali na nga yung ginagawa, eh basta merong pinapakitang pera, eh sinasamba ninyo. Siyempre i-upload ko sa Facebook yan, siyempre revenue ko yan eh. Kaya niya binidyuhan, kasi nga revenue niya yan. Okay ka rin, napakalupit mo talaga, kaya ka pala gumawa ng issue. Dapat sa'yo, Lodi, i-revoke yung lisensya mo. Yo, what's up mga Lodi? It's again Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Meron na naman po tayong tatalakayin. Sinend lang po sa atin ng ating Lodi dahil nga po sa ating muling pagbabalik para po talakayin itong mga nag-i-influensya ng mga online casino na sinasabi po nilang legit, madali lang daw po at sigurado po ang inyong panalo. Eto nga po mga Lodi, meron po silang sinend sa akin. Isa pong vlogger na napakayabang po at feeling niya po eh kaya niya na pong bilhin lahat po ng tao dito po sa buong mundo. Dahil nga po siguro maraming pera, maraming nahihikayat itong taong ito, kaya po ayan, feeling niya po hawak niya na ang mga tao. At kontratuhin niya po ang enforcer, eh kala niya po iniyayano-yano niya na lang po mga Lodi. Yan po ang ating tatalakayan ngayon. Ano nga po ba ang dahilan bakit po inimpound ang motor nitong mayabang na vlogger na to? Actually mga Lodi, napapanood ko na po itong taong ito eh. Kala ko po good influencer, good content creator, yun pala. Magpo-promote din po pala ng sugal para po malulong ang kanyang followers. Sigurado rin po rito, may mga bata rin po itong followers. Paano na lang po yung mga kabataan at nainganyo nitong taong to? Panoorin po muna natin tong video niya mga Lodi. At ba't ko po siya natawag na mayabang na vlogger? Yung driver mo may lisensya? Wala. Wala. Ano sa tingin mo, tama o mali? Mali. May commit kang violation? May commit mo sir, ito na nga. Ano mo muna? Lagay mo dito. Wala akong sinasabi pa, pasigating kita. Kailangan ko lang i-vlog. Siyempre, vlogger. Lapit kayo, lapit. Ito po yung pag-uusap nila ng enforcer at saka yung vlogger po na sinasabi po natin mga Lodi. Kasi nga po mga Lodi, may nakumit daw po na violation. Ito pong vlogger na ito mga Lodi o yung kasama po niya mga Lodi. Tama naman po inamin niya na meron po silang violation. Ang problema lang daw po dito, eh parang ang tagal po inaksyonan itong enforcer at dami pang cheche boreche. Panoorin pa po natin para maintindihan yung maigi. Lalapit-lapit mo pa yung mukha mo, kala mo natatakot ako sir. Kala mo natatakot ako sir. Ayan mga Lodi oh. Sir, nakaganyan ka oh, nilalapit niya mukha niya mga kamoto dito. Oh ayan oh, ginaganyan niya. I-explain ko sa'yo na maganda. I-explain, pwede ka naman lumayo sir, distance lang. Yan po, nagkakagirian po sila dito dahil po dyan sa kanilang violation mga Lodi. Siguro may attitude din po itong vlogger na to kaya po naging ganyan ang asal ng enforcer mga Lodi. Pero mga Lods, aaminin po natin may mga enforcers po talaga na hindi po kaaya-aya ang mga pag-uugali. Hindi ko naman po sa nila lahat ha, pero meron po talagang ganon. Kaya po minsan kami mga motorista eh nasasabay na rin po sa init ng ulo nitong mga enforcers na to. Naintindihan naman po natin, mainit po yung panahon, minsan po nauulanan po sila. So ito pa po ang nangyari mga Lodi no. Pero bago magsimula ang video mga kamotodik, may pinapakilala ko sa inyong laro na saan kumikita kami ng totoong pera. Ito nga pala yung photon game mga kamotodik. Eto na, nagpromote na po siya ng sugal sa kanyang intro mga Lodi. Eto po yung sinasabi ko sa inyo na siguro dahil malaki po yung kinikita, kaya feeling po niya eh kaya niya na pong bilhin ang pagkatao ng isang enforcer. Pero mali po yan. Kayo po ay may violation. Vlogger ka pa naman. Dapat eh maganda po yung pinapakita ninyo sa imahe ng inyong kababayan o mga nanonood sa inyo, mga followers ninyo. Pero ba't ganito? Ang yabang-yabang mo. Ito pa, panoorin natin kung gaano po ka-legit daw. Ngayong araw ay lalaroin natin itong mines. Pipili ka lang at iiwasan mo yung apat na bomba. 20,000 pesos nga pala yung tinaya natin dyan mga kamotodik. Pipili ka lang ng gold bar at iiwasan mo yung apat na bomba. Kaya kung makikita ninyo mga kamotodik, yung 20,000 ko naging 63,000 pesos agad. Ganun lang kadali. Kaya kung ako sa inyo, i-download nyo na itong photon game nasa comment section ko only. Ayan, napakadali naman pala talaga maglaro ng mga ganito. Ilang beses ko na po pinakita sa inyo yung demo. Nasa una ay mananalo kayo dyan, pero sa huli dyan, ubos po rin yung puhunan ninyo. Feeling ninyo eh totoo yung mga pinagsasabi nito, pero sa tingin ko meron po talagang demo account at matagal ko na po tinatalakay ito hanggang ngayon, parami pa rin po sila ng parami.
Lalo pa rin po silang dumarami, lalo na po yung mga vlogger, influencers, kung sino-sino po yung mga sikat. Sila pa po yung nagtuturong malugmok sa kahirapan ng ating mga kababayang Pilipino, habang sila naman po eh lumalangoy sa dami ng pera, kagaya po na nakikita ninyo sa inyong screen, mga lodi. Yan po ay galing po sa kanilang pagpo-promote ng sugal. Hindi po yan dahil sa sila po yung naglalaro dyan. Imposible po talaga magpatalo ang bangka. Wala pong ganon. Lagi po yung panalo ang bangkero niyan. Legit mga kamotodik, napakadali talaga maglaro dito. Kaya sa mga gusto maglaro nito, nasa comment section ko yung link mga kamotodik. Yung 20,000 ko, naging 63,000 pesos na agad. Tignan niyo yung balance ko, nasa 200,000 na agad. Kaya i-withdraw agad namin yan ni Buski ko yung mapagmahal. Basic, let's go! Diyan po yung pumasok na naman yung basic. Iisipin ng ating mga kababayan o nanonood sa kanya na basic nga lang naman talaga. Biruin mo yung 20,000 naging 63,000 pesos kung hindi ako nagkakamali sa kanya nabanggit. Diba? Mapanlin lang. Eh, yung iba dyan, andali mauto, download agad ng kanilang link. Laro agad, cash in agad. Pag naubos yung unang kinash in, iisipin yan mga kabawi. Hanggang sa maubos na magkautang-utang na po yung ating kawawang kababayan. Yan po ang aking ginagawa dito para maiwasan ninyo yan. Imulat ninyo ang inyong mga mata na wala po talagang easy money sa panahon po na ito. Kailangan nyo magbanat ng buto. Matuloy na po tayo dito kay Mr. Mayabang na vlogger. Meron po kasi nagko-comment dito po sa video na ginawa niya na bakit daw po inimpound ang kanyang motor. Eh meron naman daw po siyang lisensya. Eto, panoorin mong maigi, Lodi ha. Baka wala ka kasing alam sa batas. Baka naman kasi dito may matutunan ka sa akin, hindi yung puro ka nalang kampe sa yung idol kahit na mali na nga yung ginagawa, eh basta merong pinapakitang pera, eh sinasamba ninyo. Hindi po ganun dapat. So mga kamatadik, wala pa tayong OWCR kasi bago pa itong si Manny, hindi pa nare-release. So ipapakita natin sa kanila ay yung binigay natin na ano. Certificate na cash binili yung motor, yan yung daladala niya mga Lodi. Wala pong rehistro, OWCR ang kanyang motor, kaya po in-impound ang kanyang motor, okay? Hindi porket may lisensya yan, eh hindi na po yan i-impound. Para sa iyong kaalaman, wag puro samba sa iyong idol. Kahit mali na nga, kinakampihan pa. Kasabihan pa ng bugok yung enforcer. Kahit na ginagawa niya lang ng tama yung kanyang trabaho, eh nababastuloy dahil sa maling ginawang video nitong taong ito. Pinalabas niyang mali yung enforcer at parang inaambahan pa daw siya nitong enforcer na to. Ito yung tinatama natin mga Lodi. Dahil sa video na ginawa niya, nagmukha tuloy kawawa yung enforcer. Pero may iilan naman talaga na malalawak yung utak na nakikita nilang mali talaga to si Mayabang na vlogger. Sir, buntagol. Pinapahintay pa tayo sir, may lakad kami sir. Tigitan niyo na lang. Pinapatagal nila kagaya niyo, numaambun na ako at nagbablog ako. Sir, tigitan niyo na ako, titigitan niyo. Pero wala na ako. Ito po yung nire-reklamo nito ni vlogger. Dahil ang tagal daw po siyang tikitan. Hindi po sa kinakampihan ko tong vlogger na to mga Lodi ha. Pero tama naman din po siya. Bakit ang tagal nyo magdesisyon? Siguro nakakailang minuto na yan pero hindi pa rin nila nadidesisyonan kung anong gagawin dito. At meron po silang tinatawagan mga Lodi. Bakit po hindi pa nila matikitan? Panoorin nyo po. Kita kami. Driver's license yung driver. Yung driver license yung ano. Yung drive. Kasi ang pinadrive natin mga kamotodik si Buski kayo mapagmahal at ako nakaangkas kasi nga sakit ng ganito ko. Tapos titikitan na lang ang tagal pa, may tinatawagan pa kung sino. Tugol. I-impound daw mga kamotodik kapag wala. So i-impound na lang ito agad para tayo makaalis na. Kaya naman pala mga Lodi, hindi alam ng enforcer ang proseso dito po sa nahuli niya. Siguro first time niya po itong na-encounter yung wala pong OWCR na dala at meron po siyang kasulatan lang po sa distributor ng motor na ito nga po cash binili. Pero hindi po yan pwede. Alam ko, dahil ako po yung nakabili rin po ng brand new motor mga Lodi, isang araw lang po ninyong pwedeng gamitin yung papeles na yun para po ibiyahe ang motor papunta po ng inyong bahay. Pag lumampas na po ng 24 hours yan, hindi nyo na po pwedeng gamitin yung motor ninyo hanggat di pa po dumarating ang inyong OWCR o rehistro ng motor. Pero si Mamang Enforcer mga Lodi ha, hindi niya po alam na ganun po dapat pala ang mangyari, impound po yan talaga. Kasi lalabas din po yan na wala pa po yung rehistro.
Yan po, shoutout po sa mga enforcers na talaga pong nagsusumikap sa ating pang-araw-araw na buhay. At mga dedicated naman po talaga na mga enforcers. Pero sana naman po, huwag po tayong tumigil sa pag-aalam ng inyong pinapatupad na batas. Yan po kasi nagkakaroon ng conflict. Siguro kung alam agad ni Lodi, enforcer, ang gagawin, eh, hindi po aabot sa ganito ang kanilang diskusyon. Hindi po ahaba yan. Para sa akin mga Lodi, meron din pong kasalanan ang enforcer dahil bawal po tumagal ang pagtitiket kung meron mang violation sa motorista mga Lodi. So meron pa po ako ipapakita sa inyo mga Lodi ha. Ito po, siya po ang nagmaneho ng motor. Kung makikita nyo po mga Lodi, yung helmet niya nutshell, which is bawal din po yan mga Lodi. Nakatsinelas pa po mga Lodi. Anak ng tinapay naman, tapos walang lisensya, pinag-drive mo. Sa bagay, maraming pera, okay lang, bayaran natin to, bayaran natin yan, wala namang problema yan. Milyonaryo ko, marami akong pera dahil sa iniendorso kong online casino. Dahil ako'y sikat na vlogger, kayang-kaya natin bayaran yan. Nabanggit niya pa dito sa kanyang vlog mga Lodi, nagmamadali daw po siya kasi mag-withdraw daw po siya, bibili siya ng bagong kotse. Yan po ang napapala ng mga taong nasisilaw sa pera. Feeling nila sila na po ay Diyos. Pero pagdating po nitong head yata nitong enforcer na to mga Lodi, biglang nag-iba ang kanyang tempo. Panoorin po natin. Sir, hello po. Ay, saka sir, pinadrive ko. Eh, kaso lang, masakit kasing ganito ko. Eh, wala siyang license, sir. Kaya ngayon, nung pinara kami, sabi ko kung titikit. Walang side mirror, sir. Napara na rin naman ako dun, sir. Pinalos daw kasi tinamaan niya sa basketball to. Kailan pa? Ano lang, sir, kakapon po. So, dapat bago natin ginagamit yung unit. Yes, sir, nakuha ko naman po. Eh, ang kaso nga lang, sir, gabi. Alam mo naman na mali magpamaneho ng walang lisensya. Kaya nga, sir. Ang bait naman ni Lodi dito makipag-usap. Dahil nga po, mas nakakataas yung kausap niya at hindi po enforcer lang sa daan, eh nag-iba po yung kanyang pag-uugali. Ganito po kasi yan mga Lodi, sa akin napapansin ha. Ang respeto po kasi ng isang gantong klaseng tao mga Lodi, eh hindi po pantay. Sa tingin niya, kaya niyang yanu-yanuhin yung mga enforcer dahil nga mas ahead siya, mas mapera siya. Mayaman siya. So, yun lang sa tingin ko ha. Kaya ganun niya po, trinato itong enforcer. Pero pagdating dito sa head mga Lodi, iba po yung tempo. Ang pangit naman ng ganung klaseng pag-uugali, di ba? Hindi pantay-pantay yung respeto, ha? Ayan, tuloy pa po natin ha. Sabi ko kanina, kung titikitan, tikitan na. Kung i-impound, impound na. Di ba? Para okay na. Para doon nila sa office, hindi na lumaki yung issue. Ano gagawin sir? Titikitan na lang. Titikitan, impound. Ayun, okay. Titikitan na sir, patas impound. Kasi yung sabi ko sir kanya sa kanya, yung oras para sabi ko matapos na. Kinakausap niya ako kanina, ginaganyan-ganyan niya pa ako. Sir, tama ba yun? Ito sir, ito lang. Ito lang sa video sir, oh. Pakita mo nila yung video. Ayun lang ha. Hindi ko ipapakita dito. Siyempre, i-upload ko sa Facebook yan. Siyempre, revenue ko yan eh. Siyempre, i-upload ko sa Facebook yan. I-upload niya kasi yan mga Lodi. Kaya niya binidyohan kasi nga revenue niya yan. Okay ka rin. Napakalupit mo talaga. Kaya ka pala gumawa ng issue. Kasi nga, sa tingin mo, maraming manonood nito. At marami pong maiinis sa kanila dahil sa mali na ginawa mo. Oo nga, may mali yung enforcer dito. Pero pinagkakitaan mo naman sila. Ang dami mong pinagkakitaan, yung pag-iindorso mo ng sugal at itong mga enforcer, blinag mo, okay? Nabash yung mga enforcer pero hindi alam ng mga bashers na daming violation mga Lodi. No side mirror pala yung unang violation nila mga Lodi kaya pinara sila. Tapos yung pinag-drive niya pa mga Lodi walang lisensya. Kung pahahabain pa natin to mga Lodi, kung LTO pang dumakip dito sa taong to, ito si Mr. Yabang, nakatsinelas yung kanyang pinag-drive mga Lodi. Dapat sa'yo Lodi, i-revoke yung lisensya mo. Dahil, kung ganito lang din, kaya mo naman bayaran, easy-easy lang yan, dami kong pera, diba? Mas maganda siguro, revocation na lang ng ano eh, ng lisensya. Para naman magkaroon ka ng takot, dahil kaya mo naman bayaran, kaya mong tapak-tapakan ang pagkatao ng enforcer, dahil nga siya tingin mo, eh, nasa mababa lang sila, iba dapat ang maging parusa sa'yo. I-revoke ang iyong lisensya, para magkaroon ka naman ng takot, diba? Para hindi mo na magamit yung bagong sasakyan na bibilhin mo at yung mga motor na pinagyayabang mo.
Wala akong galit sa iyo, Lodi, ha? Pero sinasabi ko lang sa iyo na dapat yung respeto e pantay-pantay. Hindi dahil sila nasa mababa e gaganyanin mo na lang sila. May papakita pa ako sa inyo, mga Lodi, sa huli, ha? Ito po. Huwag kayo masyadong matapang. Dapat ano lang, humble na mayabang. Let's go. Kayo pa talaga ng galing yan, ha? Huwag masyadong matapang, dapat humble lang. Anak ng tinapay naman. Diba? Iba yung utak nitong vlogger ito, mga Lodi. Kaya na lang po humusga. Kung sino po ba talaga ang mali sa kanila? Yung enforcer po ba? O itong vlogger na ito, mga Lodi? Para sa akin, ha, mga Lodi, ha, magiging patas po tayo dito. Pareho silang may mali. Lalong-lalo na itong vlogger na ito, mga Lodi. Pinagkakitaan niya na nga yung enforcer dahil doon sa malaking views dito po sa ginawa niyang video, mga Lodi, eh nag-endorso pa po siya ng sugal. Kayo na po bahala. Hanggang dito na lang po, mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Peace! Muling nagbabalik!